Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon naman ating pag-aralan ang limang letra na mayroong kasra. Okay, next example. Letter to. Ang letter to, katumbas na letra ay letter T din, pero may kudlet. So, ito yung mga wala sa English letter. Okay? So, ang to kapag may kasra, mababasa ng to kasra tui. Next letter, Z. Ang Z katumbas na letra ay kudlet ulit. Tapos, D, H. Or, pwede mong gawing kudlet, tapos Z. Kahit anong alin sa dalawa yung gamitin mo ay acceptable. So, kapag ang Z mayroong kasra, mababasa ito ng Dha Kasrah G or G. Next, Ayn. So, alam natin na example ko dati na ang katumbas ng ayn ay kudlit. So, kapag ang ayn mayroong kasra, isusulat ng according sa vowel. So, according sa kasra. Okay? Ito ay kudlit, tapos ang vowel na kasra. So, ang pronounce ito, ay. Okay? Kudlet, tapos yung short vowel na kasra. Okay. Next example, Ghayn. Ang katumbas na litra ng ghayn ay GH. So, ang ghayn kapag may kasra, mababasa ng ghayn, kasra, ghi. Okay? Last example, Fa. Ang fa, katumbas na letra ay F. Kapag ang fa may kasra, mababasa ng fa kasra fi. Okay? Ulit. Tui. Z. G. Ay. Ay. Ghi. Fi. Okay, yan ang limang letra na mayroong kasra. Inshallah, sa susunod naman ang natitirang mga letra. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.